Ma'am, Dad, miss na miss ko na kayo. Pero kailangan kong panindigan ang desisyon kong to kaysa makasal ako sa taong di ko naman kilala at magdudusa lang ako sa piling niya. Babalik ako pag tama na ang mali, ani ni Maria sa sarili habang tumutulo ang mga luha nito. Dinig naman ni Marco ang munting tinig na nagmula sa baba ng veranda kung saan nakaupo si Maria. Sino ka ba talaga, Maria? At anong ginagawa mo dyan? Sa isip ni Marco. Kinabukasan, maagang umalis si Marco dahil ayaw niyang malate sa meeting nila ni Mr. Vasquez dahil napaka-importanteng tao ito, lalo na sa larangan ng negosyo, kaya kailangan niyang laging handa pag ito ang kanyang kaharap. Samantala, sa kulungan, hindi naman halos makagalaw si Clemmy sa sobrang sakit ng kanyang katawan sa paglinis ng banyo kagabi, kaya nakahiga pa lang ito sa sahig na ang sapin ay karton lamang. Pinuntahan na din siya ng kanyang magulang kagabi, kaya gumawa na sila ng paraan para iurong ni Marco ang kaso laban sa anak nila. Samantala, nasa 5-star hotel na si Marco at naghihintay na lang ito sa pagdating ni Mr. Vasquez. Di nga siya nagkamali, dumating ito sa tamang oras kasama nito ang dalawang bodyguard. Good morning, Mr. Vasquez, bati ni Marco dito. Good morning to Mr. Zamora, sabay apot ng kamay niya sa binata. So, makikipag-deal ka na ba sa akin, Mr. Vasquez? Gusto kong makapasok sa ilan sa inyong mga kumpanya, tanong ni Marco dahil noon pa niya gustong makapartner ito. As of now, hindi natin kayang pasukin ang apat sa mga kumpanya ko dahil nakapangalan ito sa isa kong anak at wala pa siya dito. Hihintayin natin ang pagbalik niya dahil di ko pwedeng galawin yun kahit pa akong nagbigay at ama niya. Dahil may isang salita ako sa anak ko, pero don't worry, you can share my other properties, not in my daughter, saad ni Don kay Marco. Matapos mag-usap ang dalawa ay pinuntahan ni Marco si Clemmy sa kulungan. Samantala, nasa hardin naman si Maria dahil pinapaayos ni Aling Dida ang mga halaman na andon. Habang naglilinis si Maria, may humablot sa kanyang braso. Hoy, hampas lupa! Ikaw ba si Maria? Tanong ng babaeng nasa harapan ni Maria na sobra kong manapit. Don't ever try to touch my face, even the top of my hair, sabi ni Maria at binagsak ang kamay ng ginang. Wala kang karapatang pagsabihan ako ng ganyan, hampas lupa! Sigaw at madiin na sabi ng kaharap ni Maria. Really? And who you are telling me that? Sagot naman ni Maria na nang-iinis. Kulang naman ang mama ni Clemmy na sa walang kahiyan mo, dapat ikaw ang makulong at hindi siya, sigaw ng ina nito. O talaga, nagsumpong na pala ang anak mong magnanakaw? Huwag mo akong kakalabanin dahil hindi mo ako kilala. Baka gusto mong sumama sa anak mo sa kulungan, sagot naman ni Maria dito. Sisiguraduhin kong lumuhod ka sa harapan ko at humalik ka sa paa ko at magmamakaawa. Di mo rin ako kilala, banta ng ina ni Clemmy kay Maria. Then do whatever you want, hindi ako natatakot at sisiguraduhin ko din ikaw ang hahalik sa makinis kong paa, sagot din ni Maria na kinainis ng kaharap. Umalis ang ginang sa sobrang galit, puro pagbabanta ang laman ng isip nito para sa pamilya ng babae. Habang sa kulungan naman nagmamakaawa si Clemmy kay Marco. Sweetheart, please, ilabas mo ako dito. Di ko kaya dito, please. Laman na kasi ang resulta nito. Positive na fingerprint niya ang humawak sa gamit ng lalaki. Naawa man si Marco sa nobya, pero bigyan niya muna ito ng leksyon. At sa kanya, iuurong ang demanda sa babae. Usap-usapan naman ng mga kaibigan ni Clemmy ang nangyari sa kanya, kaya kahihiyan ang abot nila. Samantala, nag-uusap naman ang magulang ni Clemmy. Dapat gagawa tayo ng paraan para mailabas at maikasal si Marco at Clemmy habang di pa nalulugi ang ating kumpanya,
sabi ng ama ni Clemmy sa asawa. Sa mansyon naman, nasa kwarto si Marco at katatapos lang nito maligo nang maalala na hindi siya pinaghanda ni Maria ng pangtulog kaya tinawagan niya ito. Wala siyang pakialam kung tulog o nagpapahinga na ito dahil alas 11 na ng gabi. Hays, anak ka talaga ng ina mo. Impakto ka. Anong oras na nagtatawag ka pa? Sa isip ni Maria. Alam na niya agad kung sino man ang tumatawag dahil nakakonek ang telephone ng bahay sa room nila. Hello? Yes? May kailangan ka? Tanong agad ni Maria. Yes, coming to my room. Dahil hindi mo ako pinaghanda ng damit pang tulong. Hindi ba't sabi ko sa'yo noon dapat nakahanda na ang lahat? Sabi ni Marco. Ay, sorry sir. Paakyat na po ako. Nakasimangot na sagot ni Maria. Lumabas na siya ng silid patungo sa silid ng kanyang amo. Hindi na niya alintana na nakapangtulog lang pala siya ng damit at labas lahat ng kanyang kaseksihan, maging ang kanyang makinis na balat. Pagkatok niya ng kwarto ay agad itong pumasok. Laking gulat niya nang makitang nakatapis lang ang binata. Ganun din ang binata na nakaharap sa kanya. Nakatulala dahil hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Nagtitigan sila na parang nag-uusap ang kanilang mga mata. Si Marco na tanging tuwalya lamang ang suot at si Maria na nakadamit pantulog na sobrang nipis na kita at bakat ang kanyang panloob. Sir, kukuhanan ko lang po kayo ng damit. Basag ni Maria sa katahimikan nila. Tila natauhan naman si Marco sa nangyaring titigan nila ng katulong. Go, diba sinabi ko sa'yo na dapat nakahanda na lahat ng gamit ko? Isa pa, ayaw ko nang tatanga-tanga, saad ni Marco upang mawala ang init na kanyang nararamdaman. Okay, sorry, next time hindi na mauulit. Kung bakit kasi ang tanda mo na, pati ba naman pang tulog ako pa? Sagot ni Maria na dinig naman ni Marco ang huling sinabi nito kahit mahina lang ang kanyang pagkasabi. Nagre-reklamo ka ba? Tanong ni Marco. Bakit may sinabi ba ako? Di ba wala? Sagot naman ni Maria. Oo, meron. Narinig ko. Ani ni Marco. Naman, bakit ka pa nagtatanong kung narinig mo naman pala? Sagot din ni Maria. Pwede, kung tapos ka na, pwede ka nang lumabas. Baka hindi ako makapagtimpi. Masunggaban kita. Paangas din na sabi ni Marco. Ano sir, may sinabi ka? Tanong naman ni Maria. Wala, bakit? May narinig ka? Ani ni Marco sa dalaga. Meron, sagot naman ni Maria. Naman, bakit ka pa nagtatanong? Banat ni Marco sa dalaga. Ang impakto, naisahan ako, sa isip ni Maria. Makalabas na nga, baka may hindi makapagpigil dyan, malapapa ako ng buhay, parinig ni Maria at sabay labas ng pinto. Kung may tinatago ka sa akin, Maria, at imposibleng laki ka sa hirap, niwalang kagalos-galos ang mga balat mo. Hay nako, gwapo pa lang impakto sa isip ni Maria habang nakahiga na sa kanyang kama, habang iniisip si Clemmy kung ano nang kalagayan nito sa kulungan. Kinabukasan ay maagang gumising si Marco para maligo dahil balak nitong dalawin ulit ang nobya. Umakyat naman si Maria para ipaghanda na ito ng gagamitin. Buti na lang at nasa loob na ng banyo ang lalaki matapos niyang inihanda nang tumunog ang telephone sa side table ng lalaki. Hello, Zamora Residence. May I know who's in the line, please? Malambing na tinig ni Maria. Hello, sino ito? Tanong ng babae sa kabilang linya. I'm Maria, personal maid ni Sir Marco, sagot ni Maria. Oh really? Bakit nandiyan ka sa room niya sa ganitong oras? Tanong nito kay Maria. Simple, dahil ako lahat ang nag-aasikaso ng lahat ng gamit ni Sir, kaya nandito ako. Sagot naman ni Maria. Sino kaya ang tumawag kay Marco? Abangan natin ang susunod na kabanata.